planning and creating pala nalitaan mo yun. Planning and scheduling. Okay? Tuwa eh. Habi. So I will not be going to play this in a slideshow because I might not see your face in my screen. Why are you laughing? I've been texting you purely in Tagalog because I think I would be delivering the lesson well if I was speaking in Tagalog. So by now, I was triggered with the way Miss Antonia spoke last night. So today, this is my benchmark for today's lesson. Okay, planning and scheduling. So schedule time, space, plan, and use as guide during the performance of an operation in order to control the pace of activities and to permit completion of the operation at the desired or required time. Schedule, diba? Nag-present tayo last week ng schedule ng procurement. So, from the procurement pa lang yun, may sarili siyang schedule. Tapos, before, ongoing project, after mo ma-turn over yung project, meron na namang schedule. School ninyo, ang unang binibigay pag mag-start ang klase, schedule. Diba? Doon yung makikita ko, ay, may break pa ba ako? Mayroon pa pa kaming pasok pag linggo? Wala na nga kaming pahinga? O, diba? Doon mo makikita yung sa schedule. So, mahalaga talaga yung schedule. Because time is gold. So, lumang-luma, time is gold. So, the content of this presentation is scheduling bar graph method. Okay? So, bar graph method, we're going to touch scheduling, pero we'll be only focusing today sa bar graph method kasi marami talagang types of scheduling. So, scheduling, it is utilized for different stages of the construction process from master planning to facility construction to facility operation and maintenance. So, in construction phase itself, schedules are used for a number of purposes before starting, during construction, and after completion. So, before starting, provide an estimate of the time required for each portion of the project as well as for the total project. Establish the plan rate of progress, forms the basis of manager to issue instruction to subordinate, establishes the plan sequence of the use of personal materials, machines, and money. So all in all, before starting, kahit hindi ka pa nag-day one sa site, meron ka na dapat plano, meron ka na dapat. Hindi ko sinabing plano na yung talagang plan ng construction, hindi ganun. Plano kung paano mo ipa-facilitate or maintain or manage yung project. So, kunyari, favorite kong example, pupunta ka na Boracay, doon yung project nyo. So, kung ang company mo ay based sa NTR, tapos ngayon nag-mobilize ka sa Boracay dahil doon yung project mo for 3 years. Gagawa daw kayo doon ng business center. So, ibig sabihin kong business center, ang dami-daming building nun for business. Okay, siguro may resort doon, merong commercial, merong mga pang BPO, mga ganyan. So, gagawa ka ng malaking project doon. So, doon ka mag-stay ng 3 years. So, kung gusto mo na maintain, magtagal ka doon at maging maayos ang day one mo hanggang sa pag-turnover mo ng project, nakaplano na dati, nakaschedule na, ito muna, mga tao ko muna, yung mga top management muna yung imomobilize ko ngayon. So mag-airfare sila or aeroplano ang gagamitin nila papunta doon. So nakaplano at nakaschedule dito sa date na to, 1 month before day one. Okay? After 3 days, pag nakamobilize na sila doon, dadalhin ko na doon yung mga laborers ko. Pero dahil hindi ko afford at para makatipid ako sa aeroplano, pamasahe ng aeroplano, magro-ro-ro lang sila. So ilang oras, ilang araw sila magka-travel by sea. So dapat nakaschedule na naman yon. Tapos pag nandoon na sila, kailangan na nilang mag-staking. So hindi pa rin yung day one kasi kapag day one, kailangan na mag-groundbreaking. Diba? Alam niyo yun yung pag
kapag ano, kapag nagpapatayo yung ng bahay, mga tito nyo, tita nyo, kayo, ganyan, narinig nyo yung magpadugo daw sa site. Okay. Sa unang tag, hampas nung ano, nung crowbar, nung bareta, pag unang pagkapas siya dun sa lupa, yun yung tinatawag natin, yung unang pagbubutas, yun yung tinatawag natin groundbreaking. Sa may mga kasabihan kasi ganyan, may mga pamahiin na kung gusto magtagal yung bahay, kailangan magpadugo ng manok, ganyan. Para dun sa mga low class, o sa mga low maintenance, manok, ganyan. Tapos hanggang sa nagiging bubble na. Pero kung wala talagang pera, daga na lang. Pero, ewan ko sa inyo. O, so yun. So before starting yun, ang dami nakaplano. Ganun din sa inyo, pag gusto nyo na mag-focus sa serious relationship, kailangan nyo munang mag-plano. Sabi kayo ganyan ba? Naging psychology kayo yung subject natin. O sige, during construction naman na tayo. So, yun na, mag-mobilize yung mga tao mo pag before construction. Even yung materials mo, kailangan mo na rin i-laid out. At saka yung mga equipment mo. Diba? Kung nagtatanggal ng tinga si Perdido sa camera, kailangan mo na talagang mag-mobilize ng mga equipment mo. So, yung equipment mo pwedeng galing din dun sa company mo, iroro nyo na lang ninyo, i-barge nyo na yung roro. Kaya iba yung na baka yung nasa isip nyo yung mga to-go na ship, ganyan. So, roro lang, mas maliit doon. Kasi ba-barge doon yung mga equipments nyo, ganyan, kung galing pa mismo sa inyo. Or kung gusto nyo para makatipid, doon na lang din kayo mag-hire mismo sa Boracay, ganyan. So, yan, mga mobilize nyo yung manpower, yung equipment, at saka yung materials. So, during construction naman, so ito na talaga, ito yung feeling ko lagi yung nasa isip na schedule. Yung, kailan ba daw yung excavation, kailan daw ba yung paglalagay, pagkakast na natin ng mga concrete, diba? Paglalagay ng bakal, pag hanggang sa natapos yung building or yung construction, yun yung part ng during construction natin. Okay? After completion, so ito na-eliminate ito palagi. Okay? Permit a review and analysis of the project as actually carried out. Provide historical data for improving future planning and estimating. So in between during construction and after construction, yun may kinatawag doon na stub out. Okay? So sa stub out, doon natin sinicheck yung completion, yung pagkaka, kung tama ba yung na-construct, sinecheck yan ng third party, ng under kay owner, sinecheck nila kung tama ba lahat, even yung architectural, kung sa'yo yun, lahat ng nailagay doon, isi-check yun sa isa-isa, at even yung mga paperwork, isi-check. So, during construction, at saka, after completion, so in between yun, bago i-turn over yung project. Okay, stand out yung tawag or checking or monitoring, okay? So, after completion naman, ito nga sabi ko kanina na i-eliminate ito palagi. Kailangan, kapag may learning, kapag may experience, kailangan kang i-think-in mo sa sarili mo kung ano yung mga nangyari. So, ganun kasi, di ba, pag may experience tayo, kinakalimutan na lang natin yung mga yun. Kapag personal note yun. Pero dito kasi sa construction, kailangan mong nakadetalye. Dito sa project na to, kakaiba tong project na to na-experience namin. Tabi ito ng dagat. So, corrosive. Corrosive yung hangin ng dagat. So, dapat, kapag i-stack natin yung mga materials natin, ganito ang gagamitin nating stack room. Hindi tayo gagamit ng mga container vans kasi, di ba, metal yung mga container vans. So, mag-rack. So, in time, kung 3 years yung construction, mag-rush yung, yung container van na yan. So, dapat next time, hindi ganun ang gagamitin natin. Mag-build-in na lang tayo ng mga warehouses. Plywood ang gagamitin natin. O, diba? Meron ka ng mga historical data. Tapos, kinita natin dito sa project na to, kakaunti. Kasi first time natin humawag ng ganitong klase ng project. So, next time, pag makuha natin yung katabing project na nandiyan sa ginawa natin, alam na natin yung gagawin natin. Ito lang ang tao na kukunin natin galing sa home base natin. Yung iba, i-hire na natin dyan sa may Boracay para makatipid tayo.
Diba? So, from there, yung planning and scheduling from the different phases, magkakaiba yung gagawin mo. So, dapat wala kang i-eliminate doon sa tatlo. Yung before and during, lalo-lalo na yung during kasi malaking pera yung pinag-uutapan dito. And then, yung after completion, dito yung mag-reflect ka. Para sa susunod na project, alam mo na yung mga gagawin mo. Dito, itong phases na to, same is true with a private or even government project. Ganito pa rin yung yung scheduling nila before, during, and after completion. So, scheduling principles. Establish a logical sequence of operations. Do not exceed the capabilities of the resources that are available. Provide for the continuity of operations. Start project controlling or critical activities early. So sabi ko nga sa QS, di ba? Ahead of time, kung magpapa-fabricate ka, i-schedule mo na yon ng ilang week or ilang months prior to the construction or erection ng mga fabricated materials mo. So, naka-planning, naka-schedule. Diba? After ng buhos, dito sa phase na to, ito naman yung bubuhusan. So, ilang cubic meter yun, kailan matatapos? Ito, habang natapos na yan, itong susunod na to sa susunod naman, itong katabi niyang slab. Isang buwan ang gagamitin dyan. So, habang nag-secure yung isa, ginagawa na natin yung kabila. Tapos, nilipat na tayo sa kabila, yung natuyong part o yung nag-cure na slab na ginawa natin nung uli, pwede na silang gumawa ng architectural doon. Okay? So, ang dami-daming work, sabay-sabay na yung work, so dapat naka-schedule na maayos. Kasi habang nagbubuhos ka dun sa kabila, may gumagawa na ng RC dun sa kabila. So, dapat namomonitor mo. Kung ikaw ang may-ari, namomonitor mo na kung ano yung mga work or item of work na ginagawa during that time. So, scheduling, planning. Okay? Scheduling note. Okay? The accuracy or validity of scheduling depends on the validity of the work quantity and productivity estimate used. So, sabi ko nga, diba, dapat nagko-comply yung cost mo at saka yung materials mo or yung quantity mo. Silang dalawa dapat, nag-jive sila pareho, nag-depend silang parehas. Okay? So, kung dun sa estimate mo, dapat nga tayo, dapat sure tayo dun sa mga quantity natin, diba? Pero wala naman talaga kasing actual or wala naman kasing perfect na estimate or take-off. So, lagi yung may variance, lalo na sa mga general contractor. Ang variance nila, laging positive ang variance. Hindi po sila pwedeng mag-negative kasi nga hindi sila kikita. So, doon naka-depend yung scheduling mo. Prior doon sa construction, dapat naka-depend na doon sa schedule. Naka-depend na doon sa materials mo yung schedule mo. At kung alang tao yung ilalagay mo sa site. At kung ano ang equipment na ilalagay mo. Kasi nga, ito yung na-compute mo na quantity. Ang laki pala ng excavation. Ano kaya kung gagamit na lang tayo ng backhoe at saka ng loader? Huwag na puro tao. Ang tagal matapos ng puro tao. O diba? So, mapapabilis natin yung trabaho. Siguro pag may backhoe yan at saka loader, tapusin lang nila yan ng mga 5 days. Pero kung manual na tao ang gagawa nyo, sila maglo-load doon sa dump truck. So, may magbubuhat pa. May maghuhukay, may maglalagay doon sa yung parang yung box, yung kahon bago ilagay doon, itapon doon sa may dump truck. Mga ganyan, so matagal pag tao yung gagawa. So from there, alam mo na yung quantity na yun, alam mo na yung mga dapat mong gawin. So planning and scheduling. Next, the accuracy of an estimate of the time it will take to perform a construction operation is the function of the kind of work involved and prior experience in doing the sort of work. So sabi ko kanina, after completion, nag-reflect ka kung ano yung mga experiences mo after yung completion na yon. So dito sa accuracy na to, doon sa nangyari doon sa time na yon, alam mo na yung gagawin mo ngayon. So kunyari, parehas sila ng laki nung ginawa natin last time. So probably matatapos natin yan ng 2 weeks or ng 1 month or ng 2 years. Okay? Yun yung sa scheduling notes natin. Next is, the planner must have a thorough understanding of the nature of the work to be performed
and the relationships between the various work items making up the project. Ang tagal dumating ng mga order na suspect. So, kailangan, kunyari ang mga glass railings yon or mga glass, yung mga glazings natin para dun sa facade. So, ang tagal niyang, ano, ang tagal niyang dumating, ang daming maaapektuhan ng project, sa project. Okay? So, dapat prior doon sa paglagay natin ng glass glazings or ng glazings natin, ano, nakaplano na lahat. Kung habang wala pa yung, material na yon, ito muna gagawin natin. So, critical path. May mga pwede kang unahin kahit wala pa yung item na yon. Or kung nandyan na yung item na yon, ano yung mga susunod? Okay? Bar graph method. So, ayan na, mag-start na talaga tayong mag-schedule. So, I'm not expecting you na sobrang dali nyo talagang mag-loading. Mag-loading? Kasi experience talaga kasi itong scheduling eh. Nasa, kahit ako, hindi naman ako galing mag-schedule. So, nag-doubt pa rin ako kapag nag-i-schedule ako. So, tingin ko ba matatapos nila ito ng 2 months? So, pag ako nag-i-schedule, ganun pa rin, tinatanong ko pa rin yung sarili ko kung tama ba yung ginagawa ko. So, sa inyo, sa part ninyo, dahil wala pa naman experience, okay? So, siguro, ako na lang ang mag-provide ng mga time. You will be the one to interpret. So, ganun na lang tayo sa bar graph method. Okay? So, sa bar graph or a bar chart schedule is a graphical schedule relating progress of items of work to a time schedule. So, the bar schedule traces its origin to a chart developed by Henry L. Gantt. So, Gantt chart din ang tawag dito. So, this is the simplest way of presenting yung yung schedule natin. So, even kapag sinasa natin yan sa owner, yung mga ginagawa ng contractor, naka-bar graph. Kasi sabi kapag bar graph, mas madali natin basahin. O, tignan natin itong example na to. From here, makikita nyo, itong clearing and grabbing, 3 weeks, tapos na daw. Diba? Per week kasi itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na to. Wait lang. Wala ako. Okay, sige. So, itong mga time na to, so 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10 na to, ito yung week. So, from here, makikita nyo, clear and grabbing, tapos na pala nila yan at the third week. Kasi kahit hindi ka very technical, kahit hindi ka engineer, di ba mababasa mo naman yung nandiyan sa bar graph. Okay, 4.7 ang weight niya sa total. Subgrade kaya. Pero tap, ano kaya mga accomplishment nila sa 50? Ay, 85%. O, diba? So, from here sa bar graph, kahit ipakita mo yan sa mga non-technical, madali nilang basahin. Okay. So, this is a construction project chart. Example natin. So, siya rin naman ito. Project construction is construction of road XYZ. Ewan ko kung saan yan. XYZ. So, date is January 4, 2021. Okay. So, yung STH daw is the scheduled progress. Tapos, yung ACT is the actual progress. So, ito, meron tayo dito sa left side na column. We have the clearing and grabbing, drainage, subgrade, base core, pavement. Tapos, yung total number of hours, 750, 150, 4, 2, 8,000, 6,800. So, yung total na to, itong 750, baka ma-misinterpret nyo, yung 750 hours to complete, ha? To complete, hindi yung 750 hours per tao. Kunyari, 750 hours daw matatapos na yung clearing and grabbing na yan. So, ang isang tao, ang nagagawa niya ay, di ba, 8 hours per day. Tapos sa week na yon ilang hours siya? Ay, ilang days yun? 6.5. Kasi minsan, half day ng Saturday, di ba, yung construction. So, 6.5 yung ano, ilang oras yon times 8, 750. So, kung isang tao pa lang yun, multiply natin sa 6 na tao yung gagawa. So, yung 750 na yan, yung total yan, ha? Regardless kung ilang tao yung gagawa. Okay? So, 150, 4, 2, at 8,000, at 6, 8. Okay, yung total weight natin is
4.7. So base year, 4.7% of the 15,900. So yung total kasi nitong ARC na to is 15,900. So yung 750, 4.7% siya ng total. Okay, so the same is true with the other items of first drainage. Ito 0.9 to, sorry. 0.9 of the total 15,900 labor hours. So mga ganyan. So ang tanong na lang, yung cumulative progress. So diba magkakaiba yun na items of work? So i-check natin ngayon yung cumulative progress mo. Kasi hindi ba naman sasabihin, kapag magre-report ka naman, hindi sa clearing and grabbing, it's 6%, hindi mo iisa-isahin. Ang itatanong sa'yo ng may-ari, ilang percent na natapos mo sa project? So bigyan mo siya ng isang number, not in percent. Sir, 15% pa lang po ng project yung natatapos. Kasi po, ito pa lang po yung nagawa namin. So yun yung sasabihin mo. So cumulative project progress. The vertical scale represents cumulative project progress in a percent and horizontal scale indicates time. So ito yung example graph natin kapag sa cumulative. Dito yung time, itong horizontal, tapos yung cumulative progress in percent, this one, itong naka-vertical. Once the bar graph, schedule has been prepared and the weighing factors calculated for each activity scheduled cumulative progress can be calculated and plotted as shown on the figure. Okay. So, ang cumulative progress daw is the summation of all the progress times yung weight. Alam mo, bakit may pa-formula na tayo? Okay, so hindi naman, ibibigay ko na lang din yan. Sabi mo yung kanina yung nalito. Ayan, yung mga 20, 70, 60, so 100% na dito, 15, 40, so siya rin yan. At imumultiply na lang natin by yung total weight. So at the first week daw, sabi na owner, tinanong niya after first week, ano nang natapos mo sa first week? So ang sasabihin mo sa kanya is, itong first week, so kapag first week dito sa clearing and grabbing, 0.20 or 20% daw, ng progress mo or ng total number of weight itong clearing and grabbing. Kasi sa first week, siya pa lang naman yung ginagawa mo. Wala ka pang ibang ginagawa. Siya pa lang. Okay? So, 0.20 times yung weight natin of 4.7. So, yung progress mo or cumulative progress mo is 0.9%. Okay? So, next natin, at the second week, sabi niya, ano nang natapos mo? Kasi second week, tatlo lahat yung ginagawa mo, sabay-sabay. Meron tayong clearing and grabbing, may drainage na tayo, tsaka may subgrade. So, sa second week na yun, 70% na yung natapos mo sa clearing and grabbing, tapos sa drainage mo, 60, sa subgrade mo is 15. So, i-compute natin kung ano yung cumulative percent nun. So, we have, at the end of the second week, progress, we have 0.7, kasi 70% of 4.7 plus 0.6 ng 0.9 plus 15% ng 26.4. So, at the end of the second week, 7.8% na yung natapos mo. Okay? And then, at the end of the third week, ano na yung mga ginawa mo, natapos mo? So, natapos na daw yung clearing and grabbing sa third week. 100% na. So, i-multiply na lang natin by 1 kasi 100% na. Same as true with your drainage. Tapos na rin siya. Bago pa nga mag-third week, tapos na. So, one na lang din ang ilalagay natin dyan. And then, sa subgrade, ito na lang yung hindi mo patapos. 40% pa lang daw sa third week. Okay? So, yung formula natin at the end of the third week, 1 of 4.7 plus 1 by 0.9 plus 0.4 by 26.4 is equal to 16.2%. So, check natin dito sa graph natin. Ito yung per week. End of per week. Yung plotting nito eh. So, ito yung progress natin. So, at the first week, 0.9. So, nakikita natin dito, talagang wala pa nga sa 1. Okay, nandito yung 10. So, nandito pa sa pinakababa. Okay? And then, sa second week natin, 7.8. So, malamang nandyan na. Medyo mag-10 na rin siya. Somewhere here. Yan. So, at the third week naman, 16.2. So, alagpas na tayo sa 10 and below 20. So, yan.
So, tinuloy-tuloy natin yung pag-compute for the cumulative progress. Ganito yung magiging graph natin. Okay, this is the cumulative progress, project progress. Okay, so yung normal progress curve, the probable shape of cumulative progress versus time curve. So yung kanina is yung time na in week tapos versus yung progress natin. So dito naman sa normal progress curve, yung percentage ng completion at saka yung progress. So kunyari, yung first week na yun is ilang percent siya ng total. So ano yung natapos mo? So in percent sila parehas. So yung time mo in percent na siya, only about 15% of the project is completed in the first 25% of the project time. Okay? Concentrate until 85% of the work is completed at the end of 75% of the time. And then the progress again slows as finishing work and project demobilizes or the mobilization takes place. So kapag demobilization, di ba kanina na binabanggit yung word na mobilize. Sa pag nagmobilize, ibig sabihin ilalagay mo yung mga tao doon. Pag demobilize naman, aalis na kayo doon, tapos na yung project. So may bayad na naman yun ha, kapag nagde-demobilize tayo, pag kinukuha na natin lahat yung mga resources natin doon sa site. So may bayad na naman yun. Iba na naman yun sa mobilization. Okay, so dito natin yung progress niya. So yung percentage of a time at 25% down ng total time, it's 15% na yung natapos mo sa project. At 50% ng total time, dapat 50% na din yung natapos mo sa project. At 75% ng total time, 85% na daw, malapit mo na matapos. So kapag papunta na ng itong 75% of the time, papunta na ng 100, medyo mabagal na yung trabaho. Kasi nga, kakaunti na lang din siguro yung mga tao mo na nasa site. Diba? Dito pala siguro, pag natapos na yung mga structural mo, pinauwi mo na yung mga workers mo eh. Tapos na yung trabaho nila, tapos na yung kontrata nila. Yung mga nag-RT na lang yung matitira. So mga ganyan. So dito, tingnan mo yung accomplishment nila. Dito sa 25% of the time hanggang sa 75% of the time, ang bilis natapos. Siguro, dito sa time na to, nakamobilize yung lahat ng tao mo, gumamit ka ng mga maraming equipment. Mabilis yung trabaho at nandoon na lahat yung materials. So ganun mo siya dapat i-explain kapag nakita mo yung graph na to. So madalas yun nakita yung S-curve. At feeling ko naman na-encounter niyo yan during your OJT, yung word na S-curve. Yung bar chart, with resources, with cost. Isa pinapasa ito, isa-isa to sa pinapasa at tinatawag din natin itong S-curve pag nilalagyan natin siya ng mga quantity ng preso kada buwan, kada week, mga ganon. Okay, nag-base sa, yung schedule nag-base sa doon sa cost at saka doon sa quantity. Tapos wala na. Ay, masaya. Ayan. Hihi. May natutunan ba kayo? Isa sagot? Yes, ma'am. Oh, ayan, nasumagot ka. Oh, sige. Ano yung natutunan mo, Perdido? Cumulative chart. Yung totoo. Ha? Dali na, Perdido. Ano yung natutunan mo? Sige nga, explain mo daw kasi medyo nawindang din daw yung mga kasama mo. Okay, check ulit ako. Yun, ma'am, yung cumulative chart. Ganun ko na siya gawin mo. No! Ganun ba yun? Sige nga, magtanong yes, nga ma'am. Tayo. Parang dali pala niya, ma'am, kapag meron ka na yung bar graph. Sabi ni Dave, oh, tignan mo, tumatawa siya. Tapos sabi niya, bida-bida talaga itong taong. Sabi niya, narinig ko. Ito talaga si Dave, oh, yung mukha niya. Sabi niya, sinakpan niya yung mukha niya, ang gano'n. Bida-bida, sabi niya. May Jollibee pala sa klase niyo. Wala ko, ma.
Buti pa si Perdido, di ba? Doon na din sa. So, dapat, ano, maingit kayo? Magbida-bida din daw kayo. Tignan nyo dahil sa pagkabida niya, naka-550 ka nang wala kang ginagawa. Sana all may 550. Okay. Ay, oo nga pala, may classmates kayong 5th May. Kayon? 5th May. Bayawa? Wala sa dito? Sa GC ba? Natakisag na ako, ano, Ira? Kung nandoon si Bayawa sa GC natin? Wala mo. Yes, ma'am. Inadman ni Richard last week ata. Kasi hanap niyo rin sa last week, ma'am. Last week, ma'am. Na alam niyo na kaklase namin. Alam ko si ano... Ganyan na naman ginawa na last time sa... Dito kasabay nila nila Buong at saka nila Iris. Kasabay niya siya sa si MT. So dito na naman yes, sa... Ma'am. Oo, isa lang ang ano, kasi hindi siya nagpapasa na assessment, hindi siya nag-a-attend ng mga virtual class, hindi din sa nag-o-online sa, ano, sa LMS. So wala, nag-enroll lang talaga siya. Doon sa mga teachers siguro na hindi nagmo-monitor, wala na. Kasabi na siya nang wala siyang ginagawa. May ganun ba? Gusto niya ba ganun? Yung nag-enroll lang kayo, may grade na kayo. May ganun ba kayo subject? Yung nag-enroll kayo, wala naman kayong assessment masada, tapos bigla kayong may grade na sa uli. Ay, nilang salita, ma'am. Wala daw. Eh, ba't tumatawa si Yanessa? Parang meron. Siya ata, ma. Hashtag tubig. Hashtag tubig! Ayan na naman tayo kay hashtag tubig. Tubig ba yun, Yanessa? Hoy! Uy, akong alam dyan! May alam na alam dyan. Okay, anong yung question ko? Ayun, parang ayoko na lang mag-question kasi nandito yung mga bright, yung ang gagaling mag-rason. Yung magaling lang magsagot ng ano ng mga kumpukumporme, yung ang lalakas ng loob sumagot. Right? Maling na magsamakas. Oh, magagaling. Ito, pangalanan ko kung sino yung mga yan. Ito, si Guabes, yan. Si Antonio, yung kupukonforme na basta kung kano ganun lumabas sa bibig nila. Basta nakasagot sila. Ganyan itong mga to, yung malalakas itong mga to eh. Ayan, pati din yan si Ira. Ah, mag-isip naman daw sa kunyari. Tapos, kupukonforme na. Basta ano nang lalabas sa bibig ko, yun na yun. Ay, sino pa? Sayang recitation na. Oh, di ba? Ganun talaga. Si Reyes, oh. Hi po! Okay. Sige, dahil titingnan yata tayo ng chat nanay ni Reyes. Reyes, ano natutunan mo sa klase natin ngayon? Sige nga, Reyes, elaborate mo nga kung anong summary ng mga natutunan. Summary talaga, so ibig sabihin, mahaba-haba ang explanation mo, ah. Anong natutunan mo? Tita, tingnan mo nga ako kung tama po yung pinagsasabi na anak nyo. Oh, Reyes, anong natutunan mo ngayon araw na ito? Ma'am, quiet ka lang. Quiet lang? Ako pa talagang lang magka-quiet? Ay, sorry na ha. Sorry na. Good morning, ma'am, and everyone. Good morning po. At batiin nyo naman. Binati daw kayo, oy. Batiin nyo. Good morning, Patina. Huwag yun po daw sa utusan pag nagka-klase sa... Tama yun, ma'am. Opo. Ay, ano, nakaka-pressure pala. May nakikinig na parents pag nag-lesson tayo, di ba? Dapat pala magturo tayo ng maayos. Sinikumpukumporme. Teka lang, di nag-sync in sa akin. Oh, ayan. So, wala naman ang pananay si... Sino pa may pananay? Si Liban niya. Yung pananay ng research ko. Wala tayo mo.
Diba, Liban, ikaw yung may pananay ng research? Yung nag-defend. Oo. Yung nag-defend ka, tapos biglang tinawag ka para utusa. Sabi ni Liban, tananay niya. Sabi niya sa tatay. Nakatawa eh. Okay. Ano ba? Sa construction, sino hindi na... Alright, patay natin sa tatay na. Sa construction, ano, critical yung scheduling, i-critical din yung cost. Drone, may ingay ka, drone. So, kung mas mahaba yung nilagay mo sa kahit sa pre-bidding pa lang, pag sobrang haba yung time na nilagay mo doon sa completion ng project, so talo ka na. So, ganun din sa inyo. Pero mas maganda siguro kung ako na lang magbibigay ng time frame doon sa project ninyo, no? Para kunyari, at 33 months, dapat matapos na ninyo yung project ninyo, o yung project na yon. So, madalas kasi sa private company, sinacheck, doon nila sinasabi na kung ano yung target time nila. So, ikaw na general contractor, sabihin mo na lang kung magko-comply ka o hindi. Ay, sir, parang hindi natin kaya yan ng 30 months. Masyado pong mataas yan, may ganyan na ganyan po kaming project. May ganyan na ganyan po kaming project. Ito po yung details na nalista namin after completion ng project na yon. So, sa'yo rin yun po, sir, eh. Kasabilang po ng building na gusto niyong patayuan. So, 33 pala pag din po yun. Tinapos po namin yan ng 36 months. So, hindi po tayo pwede dyan sa 33 months na sinasabi nyo. Okay? So, nagkikipag-negotiate ka na na general contractor. Kasi nga, time is equal to cost. Okay? So, gusto mo mahabang oras yung sasabihin mo sa kanya. Para kapag binili mo sa or nagko-compute ka ng cost, mas malaki yung lalabas na cost, di ba? Nagrenta-renta ka, naglagay ka ng mga tao na papasahurin. So, malaki, tataas yung presyo ng cost. Para naman sa kanya, ginigipit ka naman niya sa time. Para bumaba yung babayaran niya sa'yo. Okay? Hindi lang, huwag yun din sasabihin na kapag yung sa mga private company na, yung contractor na yan, tinipid niya, substandard yung nilagay niya doon sa construction. Substandard yung nilagay niyang mga bakal at saka semento. So, huwag yun sabihin na ganun. Okay? Ang daki kasi ng kinita na tignan mo, nakabili ka kaagad ng pick-up niya. Ang dami-dami niyang naibulsa dun sa project. Ilang kilometro lang ng road yung ginawa niya. So, ibig sabihin, substandard yung ginawa niya dyan sa kalsada. So, hindi mo pwedeng sabihin na ganun. Pwedeng tinipid niya sa labor, pwedeng tinipid niya sa equipment. So, hindi mo dapat siya i-judge according doon sa materials na nilagay niya doon. Pwedeng nag-comply yung material kasi nga, di ba, may material testing. Kasi yun yung pumapasok sa palagi sa isip natin ng mga, yung mga regular na tao. Regular na tao. So, abnormal tayo, ganun. So, sa mga, ano lang, yung mga normal-normal lang na tao, ganyan, yung hindi sa... technical sa civil engineering. So, yan kasi palagi sinasabi. Alang mura, ang mura naman yan, ng ginawa nila sa project, substandard. Sa materials lang, akala natin sa materials lang tayo nagbabayad. Okay? Even si Excel, di ba? Sabi niya, yung contractor daw ay... hindi ako makaka-get over kay Excel kasi nasasaktan ako sa profession ng civil engineering. Okay? Sabi niya kasi sa ano niya, post niya is, ex-deal, ikaw na daw magkakos, tapos ikaw na gagawa. According dun sa ano niya, dun sa presented niya na memo or dun sa agreement. Tapos, isa-shout out ka na lang niya or isasama ka niya doon sa collaboration ng vlog niya. Okay, maniwala pa siguro ako kung si ano yung kasama niyo mo sa vlog eh, si Ivana Alawi na may 13 million followers o kaya si Kai, si Zainab na lang na 11 million followers, di ba? Ang daming manonood. Eh, sa kanya kasi parang 2 million something lang yung viewers niya. Eh, sa shout out daw niya, yung gagawin mo, oh my God! Yung nag-estimate ka, gumamit ka ng kuryente, gumamit ka ng computer, nag-aaral ka ng ilang taon, nagpakahirap ka, kumuha ka ng tao, bibili ka ng materyales. Oh
my God! Bill niya lahat yun. Siguro sa mga big company, pwede pa nila sigurong tagatin yun. Pero big company na yun eh. Tapatong ka ba sa 2 million subscribers lang? Okay, so lahat ng galaw ng contractor, nababayaran yan. Kapag nag-start kayo, alam ko sa inyo, iniisip nyo palagi, magiging civil engineer ako pagka-graduate ko, gakuha ko ng magandang trabaho. Pag meron na akong pera, or kahit ngayon, kahit sinhala na kang trabaho, kung maganda naman yung income ng parents ninyo o ng family ninyo, magpapatayo ako ng sarili kong construction firm, mabibili ko lahat ng gusto ko. So yun ang pangarap nating lahat. Diba? Kahit, sabihin na lang sa akin kahit oo o hindi, pero feeling ko naman majority sa inyo, yun yung pakiramdam. Yung magpatayo kayo ng sarili niyong kumpanya, diba? Yung oras niyo, hawak niyo. Yung wala akong boss, ako ang boss. Diba? So parang ganyan. So from there, pag nag-start ka kasi ng construction, wala kang ikitain. Hindi ka kaagad na gumawa ka lang ng sidewalk or gumawa ka lang ng shoulder ng kalsada. Tapos sa tingin mo ba makaka-uwi ka na ng kalahating milyon doon? Hindi. Baka nga malugi ka pa. Kasi start mo yun, first time mo gagawa ng trabaho. Papapel ka nga sa mga tao, di ba? Paano ka magkakaroon ng darating pa na project kung overpricing ka? Paano ka makakakuha ng darating na project? Kasi di ba meron yung company profile? Yung profiling natin, di ba, sa mga nag-present ng OJT? Diba pakita doon yung company profile, kung ano yung vision mission nila, kung paano sila nag-start, kung ano ng standing nila. Sa company profile, ipagyayabang mo kung anong mga nagawa mo. So yung company profile mo, for sure and first, hindi mo ilalagay kasi malulugi ka. Ano bang experience mo? Ikaw nga, mayaman ka lang pero wala kang mga experience. Engineer ka nga pero wala ka namang experience. Mas magaling pa sa'yo yung foreman. Okay, sabi niyo pa kahapon sa OJT ninyo, wala pong kwenta yung, may yun ng word eh, wala pong kwenta yung mga natutunan po namin sa school rag OJT na po kami pag sa experience na. O, di ba yung mga naunang group? Nang SEPJ ba yun kahapon? Yung sinabi ni word na yun, walang kwenta. Walang kwenta daw yung school, yung natutunan sa school kapag nag-OJ. Ayun. Ano yung tindan nyo dyan, Geraldine? Pag-inig ka po. Pinapan niya eh. So, ayun. Ay, ongoing pala sa nagtitinda. Mag-master girl. Ayun. So, yun. Pag yung critical thinking, hinahasa sa school. Tapos pag yung experience, dinigain natin. Okay? So, dapat kapag nagkaroon na kayo ng experience, ito, dito kayo mag-focus sa managing kung gusto nyo ng sarili ninyong construction firm. Okay? Dapat magaling kayong mag-costo. Magaling kayong mag-quantify. QS. Magaling kayong mag-manage ng trabaho. Manage, planning, and scheduling. Tapos, yung pagtitingin-tingin kasi ng diskarte sa site, kaya niyo yung gamihin. Iikot-ikot kayo sa site. Sa rebar, kung paano sila naglalatag, kung tama, kasi meron ka namang hawak na plano, di ba? So, i-check mo, meron ka dapat metro or meron kang digital meter. Okay, so, nag-measure ka doon, kunya-kunyari. So, i-check mo kung tama ba ang spacing. Kasi, meron ka naman ng knowledge about, ang natutunan mo sa school is mag-compute ng mga shear bars, di ba? Kung paano magbigay ng mga spacing ng mga yon, kung paano mag-comply doon sa mga hook, sa parameters. Okay, so yun, makikita mo na yun sa site. Pagpalatag na pagpalatag doon ng rebar, kailangan mo i-check yun kung tama ba yung spacing. Pero hindi naman lahat na kada bakal i-check mo, mag-randomize ka lang doon ng setting kung tama ba yung spacing. Okay, kung gumamit ba sila ng rebar cutter. So madali lang naman yung experience kapag sa site mismo. Ang madali lang aralin is about managing. About estimation. Ayan, nagmasa siya. So, yun lang. Dapat, before kayo mag-comment sa sarili ninyong construction firm or kung gusto ninyong, mag-focus muna kayo dito sa pinaka-importanteng part
ng civil engineering, yung QS at saka yung TMPM, and the rest, you should have experience doon sa mga yon, sa mga fields natin na yon. Okay? Pero hindi ko naman kayo questionin kung gusto niyo mag-enroll sa St. Louis. Ta? Magdiretso kayong academe. Maka-encounter kayo ng mga gwapo at gwapa na ganyan ang estudyante ninyo. Itong mga yan, o. Oh. Diba? O, oh, yung mahawak sa labi, ganyan. O, oh, yan. Kasi nag-present last time, nag-spot sila ng mga magaganda, good-looking. So, nag-list sila. Ay, ang ganda ni ganyan po. Oh, so, wala ka dito. Huwag na lang. Baka masaktan kayo. Sorry lang. Hindi. Magaganda, madami daw kayo. Ayan. So, wala na. Wala na. Hindi ako magpapa-recitation. One word na lang na na-retain sa utak ninyo. Mabilisan lang. Perdido. Sa skin ko to, ah. Nasa skin. Ha? Bar? Oh, sige na. Oo, bar graphia. Okay, Antonio. Pabili. Serve, ma'am. Serve, okay. Pagirigan. Scheduling and cost estimate. Ika nga lang eh, kinuha mo na lahat. Oh, scheduling na. Oh, Magna. Planning, ma'am. Okay. Karag. Boracay, ma'am. Ay, apo! Ay, kagaya rin ni Magno, ma'am, planning din. Hindi ko nakilig na naman. Ay, sige na. Oo, oh, sige na din. Melanie. Ma'am, mahirap mag-schedule, ma'am. Ah, mahirap na mag-schedule. Okay, Yanessa. Ma'am, planning. Planning din. Ah, sige. Sumer. Time is equal to cost mo. Okay. At Pauli. Quantity mo. Okay. Yes. Si mama po. Yung, ano, activity progress times weight. Ah, may pag-anon. Alas tayo doon. Na-pressure mag-aral dahil may nanay sa likod. Ayang, ang. Ang planning construction ayan. Progress start, ma'am. Ay. Agwabe. Scheduling principles, ma'am. Ayan. Eh, naganap siya dun sa ano. Okay, Domingo. Control F. Accuracy, ma'am. Saan kaya accuracy? Ah, kaya accuracy of the estimate. Nakapya. Scheduling, ma'am. Scheduling din. Okay, Brisa. Yes, boss, ma'am. Okay. Danao. Cost estimate, ma'am. Okay. We. Nagigo nga na si We. We. Yuhuu. Ma'am, baka tulog pa. Ab, ayan daw. Project progress po, ma'am. Okay. Dahil wala kang, ano, wala ka bang microphone? Sira ba yung mic mo? Bilang kita mama AirPod. Kalimag. Ma'am, sira din yung akin, ma'am. Yung ulo mo. Kalimag. Sira daw. O, bilang kita mama AirPod. That's on the evening. Alin? Kalimag? Tubig. Tubig. Saan ba din sinabi yung tubig? Hashtag tubig daw, ma'am. Tubig daw, ma'am. Hashtag, ma'am. Hashtag. Ay, apo, Diyos ko, kalimag! Ano natutunan mo? Hashtag tubig. Ewan ko na lang sa'yo. Schedule mo. Schedule mo. Sige, Guzman. Productivity estimate, ma'am. Liban. Time is gold, ma'am. Na. Okay. Kendangan, isa rin to. Walang microphone. Cumulative ayan, project ayan. Progress, ma'am. Ayan. Lore. Scheduling before starting, ma'am. Ayan.
Takata. Stop out to mom. Okay, wow. Wala yan sa ano ha, sa... Anong tawag dito? Doon sa pinapunod na lesson. Nakinig si Takata. Mariano. Handcart. Nasira din daw yung ulo ni Garbido. Tawilan. Sakto mo. Delay of materials mo. Okay. Doon din. Henry Gant. Sige, natutunan mo si Henry Gant. Papaluin din kita eh. Ha? Okay, ang maalala ko ng CMT prelim exam ng CMT. Magkatapat si Ira saka si Don Din. Nagkokopyahan silang dalawa. Ha? Uli. Saan ma? Ano yung CMT, ma'am? Ah, CMT ka dyan. CMT daw. Oo, kasi ako yung ano nila, proctor nila. Huli, huli. Oo, Don Din. Alam mo, kinala. Di kayo mag-classification no. Online CMT namin. Ma'am, ngayon pa lang yung CMT namin. CMT? Construction Material Testing? O, oh, di ba magka... Pero di naman kasi ako nag... ano na... tatawag ng gano'n. Tapos si Bong Kalimkarag, magkakatabi yata sila nila Gakwan, Mathematics yun. Ano ko alam mo, halos kasi parehas ng build ng katawan si Karag at saka si Gakwan eh. Hindi ko alam kung sino sa kanila yung may sinulat na numbers doon sa paanan. Na, basta naka-de-quatro siya. Tapos doon sa may sleeve ng ano ng pantalon, ang dami nakasulat na number formula. Ano yun eh? Proctor ako kay Ma'am Ira na subject nyo. Ano ba yun? Numerical for CE. Wala pa exam na ano naging proctor. O, baka si Gakwan din yun. I-send ko sa'yo yung mga exam ko, Ma'am. O, sige na. Grabe naman yan. Yeah. O, yun. Basta yun. So, ano, nakita ko si... sure na ako. Kung hindi ikaw yun, malay ko, bahala ka na sa buhay mo. Pero kung hindi ikaw yun, si Gakwan din yun. Sinulat ba naman niya pur formula doon sa sleeve ng pantalon niya? Apo Diyos ko. Hindi ko na lang siya kinall out kasi nagstay na lang ako sa tabi niya. Para ano, hindi na niya mabuklat yung nasa paanan niya. Ang dami niyang sinulat na number! Buti nakita niya pa yun na black yung ball pen, black din yung skin. Dapat red yung ball pen. O yan, so hindi... Lang edition na, sorry ka naman, edition. So, dapat, ano, wala naman na, di ba? Last nyo na to na, I hope and I pray, na last two semis nyo na to. O wala nang face-to-face. Hindi mo sure? Bakit? Di ka sure, Ronald? O Danal? Mama is still, ma'am. Ano still? Madali lang yung still. Mahirap ba yung still ninyo? Yung specialized, ma'am. Specialization, ma'am. Design of steel. Madali lang ang steel. Kayang-kaya nyo yan. Ako naman. Masyado ba nang babagsak si Sir ano din? Basta play-off lang. Hindi ako mag-talk. Maga na lang mag-talk. Siguro, sabi niya sa sarili niya eh. Wala akong pakialam kung maraming babagsak basta nagturo ako ng maayos. Siguro yun yung nasa isip niya. O kaya dapat gawin niyo na lang yung part niyo. Kasi dagi na binibigyan niya naman yung best niya magturo eh. Eh nasa sa inyo na yan kung hindi. Kailan ba? Sabi nga nila, di ba, ubus oras pa nga kayo lagi sa steel. So, ano siya, masipag talaga siyang magsalita. Ang dami niya sabihin sa inyo. Saka ilang sense na yung tinuturo yun, ilang... Kung kailan siya nag-start steel na talaga yung tinuturo niya hanggang ngayon. Kaya huwag na kayong mag-question dahil gamay niya na yun. Memorize niya na. Kahit kakapikit sa alam niya na yung mga binibigyan niya. Nasa sa inyo pangit na yun. Pangit na kasi yung ma'am. 1:30 ng tanghal. Scared okay. Namin mo. O, bakit? Madali lang naman yan. Nag-drop ka. Kung ayaw mo yung 1:30. Baka next sem. Baka meron ng mga 7:30.
Ay, huwag naman na, ma'am, ah. Eh, pala eh. Oh, yung lara ka yung choice mo, di ba? Mag-draft ako, hindi mo gusto yung schedule mo. Oh. Okay na, sige na. Okay na tayo. Next week, may quiz kayo sa QS. Bean estimate. Tapos, pati sa TMPM. Let's have Miss Antonio sa prayer. Nagtitig daw ah. May bumibili ba? Isang ang crude oil. Sorry. Parang mga ganun kasi yung tipo-tipo ng mga binibenta nila eh. Ay, ayaw niya mag, ayaw niya mag-pray. Sabi niya ako na naman ba? Ah, sige, si ano na lang dahil si Sumer. Sumer, mag-pray ka na. Let us ma'am, pray. Sorry, mahina pa signal dito. Okay lang si Sumer na daw, nagdadabog na sa eh. Okay. Let us pray, Lord, Father, let us sing at the Holy Spirit. Heavenly Father, thank you for all the graces that you have given us on us. Thank you for the gift of life. Thank you for the knowledge and wisdom that you bestowed upon us today. Thank you for sa mga lessons na bago ngayon. Lord, sana po tulungan na po kami palagi. Help us to familiarize everything na tinuturo sa amin. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.